Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman ay ating papasadahan ang kasisimula pa lang ng World Fish Random Chess Championship na ito ay ginaganap ngayon on the board sa Iceland Reykjavik, na kung saan dito nakuha ni Fischer ang kanyang pagkapanalo sa match, World Championship match against Boris Spassky ng Russia. Ayan, si Fischer po ang nag-imbento ng Fischer Random, ha. Ang purpose niya, ayan, no, kung titignan nyo ang mga base pieces na sa ilalim, iba-iba yan. Ang gusto ni Fischer, hindi talaga magkaroon ng theory. Walang opening theory. Kanya-kanya talaga na diskarte. Okay, pero yung mga pawns, pareho lang din naman ang kanilang mga position. Pero yung tore, knight, queen, bishops, iba-iba ang pwesto niyan. Iba-ibang combination. 960 combinations. Okay, ito ang mga players na nagbabakbakan dito. Si Wesley, ang defending World Fischer Random Champion. Nakuha niya nitong nakaraang 2019. Si Magnus naman, runner-up. Ayan, at si Gretarsson, ang invited by the Icelandic Chess Federation. Yan ang pinaka-representative ng Iceland, ng venue nila. Si GM Gretarsson at si Nepo naman, invited by FIDE. Siyempre, ano yan eh, World Championship Challenger. At si Fedoseyev ng Russia, nag-qualify sa may qualifier 1. Ano? May qualification kasi ito eh. So, si Blue Boom, ayan, nakapasok naman sa qualifier 2. Hikaru Nakamura, qualifier 3. At Nodirbek Abdusatorov, qualifier 4. Yan pong 8 na yan ang magbabakbakan dito sa World Fischer Random Championship 2022. Ito ang kanilang mga pinaglalaban ng prizes. $150,000 ang mapupunta sa magiging world champion. Second place, $85,000. Third place, $55,000. Fourth place, $40,000. Fifth place, $25,000. $20,000. $15,000. At ang pinakahuli, $10,000. Ang pinakahuli nila, kumbaga sa peso, ay $500,000 mahigit. Okay, kasi times 58 na ngayon eh. Ayan. At ang kanilang schedule, ayan, nagsimula na nitong kahapon lang, no? Technical meeting, tapos dire-diretso kagad ang laban. Yan po ang schedule. By October 28, rest day, at October 29, knockout stage ng semifinals. At October 30, ang finals and kung magkakaroon ng playoff. Okay? So, yan po ang schedule hanggang October 30. At ito naman po, bago tayo magsimula, enjoy naman natin ang mga ilang picture dito sa Fischer Random. Tingnan natin para tayo ay makapagmuni-muni. Nandyan si world champion, kasama niya ang kaniyang coach na si Nielsen. Ayan, super GM din yan. Si Nakamura, o drawing of lots eh. Ayan, si Naka, o. Ah, mag-uusap ba si Naka saka si Magnus? Anong gagawin natin sa inihain? Bagong luto ni Niman. Ayan, mga organizers yan. Ayan, si Fedoseyev. Okay, si Blue Boom. Ayan, okay, tinuturuan na si Magnus. Ito gagawin mo sa kaso mo. Ayan, ina-advise na ng mga malulupites na ano, ayan po, mga players. Ayan, si Abdusatorov. Oh. Wesley, Nepo. Ayan, Fischer Random. Fischer, ano yan, Jack. Fischer's Jack. Okay. So, ayan po yung mga ibang creative shots. Ito yung makakalaro ni Wesley sa first game. Ayan, si Gretarsson. Yan ang nakalaro. Magnus, Blue Boom. Ayan, si Wesley and Gretarsson. Okay. O, naglaban pala si Nakamura in world champion eh. O, enjoy sila, no? Nepo, Abdusatorov, and Magnus. And Wesley, sorry. Nakamura. Ayan, okay. So, yan po ang ilan sa mga pictures na nakuha sa day 1 ng kanilang bakbakan doon. Okay. Ayan. Alright. So, tayo ngayon ay magsisimula ng mag-analyze sa unang game. 2 games po i-analyze natin, ha. Laro nila Wesley and Gretarsson. Ang ginawa ni Gretarsson, nag-E4 at nag-E5 naman. Parang real chess, ah. Oh, hindi na proper position pero E4, E5. Nag-F4. Kumbaga sa real chess position, yan po ay King's Gambit. Nag-D6. D3. C6.
Queen F2, Bishop B6, sinalubong kagad ni Wesley, hinarangan ng Bishop at kinapture capture, E takes F4, Queen takes F4 at nag Knight G6, Queen G3, D5. Ayan. Ah, may check doon para kakapturin yung pawn sa B2. Nag C3 kagad, nasulyapan kagad ni Gretarsson, kinapture capture at nag Queen C5. Knight F2. Ayun, tinakpan ang pagkaka-threat sa tore. Bishop E6, develop lang Knight D2, Knight D7. Kung pawn structure ang pag-uusapan natin ay lamang ang black kasi may isolated pawn ng white sa E4. Bishop B3, hinamon, kinapture ni Wesley at nag Queen E5. Paborito talaga ni Wesley, queen to queen, ano? Talagang gusto niya lagi, napansin ko sa mga games niya, queen to queen, ang dami. Rook D4, A5, A4. Ayan, kasi atakihin ni Wesley. C5, Rook D5, Rook FC8. Dinipensahan ng pawn. Nakapagbaterya si Gretarsson. Umayos na yung position. Ganda, lakas ang battery. Oh. Rook C7, dinipensahan. At nag-Knight H3. Saan pupunta yan? Ang nakakatakot dyan, makarating yung knight sa D5. Nako, yun, malakas. F6, Knight F4. Nako, sinulya pa na ang lakas ng D5 square. Rook C6, H4 para pigil ang paparating na G5, nag G6 lang, at nag King B1, B6, Knight D2, Rook A7, Knight F3, hamon sa Knight, Knight C4 umiwas, B3, Knight E3, ba't pinadouble? Double ano? Ang time control nga pala po ha ay 25 minutes. Sa 30 moves, pag naka 31 move na sila ay magkakaroon ng additional 5 seconds increment. Okay? Kalimutan ko sabihin ang time control. Ah, yan pala ang purpose pag kinapture, may capture, check, at makukuha ang tore. Bak, genius din ah. Knight G4, obligadong umatras. C4, Knight DE5, Rook D2, Knight F7, H5, G5, Knight D5, check. King E6, Knight E3, hamon. Kinapture na. Rook D6, hamon. Rook D5, ibinalik sa napakalakas na square. Rook E7, King C2. Activate the king. Ba? Mahusay din si Gretarsson, ha? King D2, capture, capture. At nag F5, Knight H2, Knight E5, Knight F3. Knight F7, Knight H2, pinapture na, at nag-Knight E5, G4, nag-sacrifice ng pawn, at kinapture, Knight F1. Galing din ha, may tira si Gretarsson ha, mukhang praktisado sa Fischerandom to ha. Knight F3, Knight G3, King E7, Knight E4, at H6, D6 check, King E6, at nag-D7. Ibinigay, King E7 lang. Bakit hindi kinapture? Mayroong Knight F6 check, makukuha din ang pawn sa G4, mahang ang knight at ang pawn sa G6. Okay? So, kaya naging E7 lang, D8 queen, ibinigay na talaga, then Knight F6, Knight E5, depensa sa G4, Knight G8, atake sa H6, Knight F7, depensa, nag-King F2 para pupunta doon at makuha ang pawn sa G4. King D7, King G3, King E6, capture, King E5. Ayan, ang gusto naman ni Wesley, lilimasin ang mga pawn sa kabila. At nag-Knight E7, pero mukhang uunahan siya ng pagkuha ng mga pawns. King E4, Knight C8, Knight E5 check, nag-King G3. Ayun, kitang-kita sa evaluation bar ang pagkalamang dito ni Wesley. Ano yung mali? Hindi ko nakita. Ah, dapat King G3 lang daw. O, pero napadali eh, oh. Napadali. King D4, Knight E7, King C3, Knight F5, atake, Knight F7, King G4, Knight E5 check, King G3, Knight F7, pabalik-balik, kinapture na, Knight takes H6, aba, matapang itong si Gretarsson, ah. Capture, Knight G8, King G6. Siyempre, hindi pa maitutulak yan ha? Kasi capturein lang yan. Eh. O, diba? O, tapos capture, then later on, promote ng queen. Kaya nag-king G6 para didikitan ang knight. King takes C4, king G7, knight E7, king F6.
Siyempre, di makatulak ng pawn, hagip yan, double. Kaya dito, ginawa king f6, knight g8 checking g7, king d5. Ayun, yun lang ang medyo hindi nagustuhan ng engine dito. Dapat daw ang tira king b4. Yan ang mas malinis. Ano? Pag kinapture, c4, h6, c3, h7, c2, h8 queen, at c1 queen. Oo nga, no? Yan ang mas maganda. Kasi kung check naman, may queen f5 harang, naka-check pa eh. Mauobligang ma-queen to queen. Ayun. Tapos, itong a4 naman ay napakadali nang makuha. Nakadikit na ang king. Oh, yan ang winning talaga. Dapat doon pumunta. Kaso lumapit si Wesley dito na kinapture, c4. Ayun. Ang kaibahan, imbis na yung king nasa b4, ay nasa d5. Yun ang kaibahan dito. King d6, queen h2 check. Ayun, pag-check na pag-check, no? Queen b3, oh, dinikita ng pawn sa a4. Queen f4, at nag-queen c2, king b7, queen b3, queen f6, queen d5, queen c6, queen b3, queen d7. Ayun. Sige po, ha? Bilisan ko na lang po mga kamatsas, ha? So, maraming tira pang nangyari. Umabot sila ng 100 moves. Ang dami. Ang dami. Oh, ubusan ng lakas to, ah. Oh, tiyagaan. Kaso queen ending yan eh. Napakaraming check niyan. Genius si Gregerson. Ay, ang lupites, queen d5. Oh, ito na yung malupites na endgame technique. Tabla ito mga kamatsas. Kaya sila nagtabla dito sa first game. Wala nang progress na mangyayari. Kasi kung king moves lang, pupunta lang yan dyan. King c6, dito lang. Walang mangyayari dyan eh. Kasi kung mag b5 naman, kakapturin. Yan ay rook pawn. Bababa lang ang king dyan. Pag naabot na ang squares na yan, tabla na yan eh. Okay, so basic king and pawn ending na tabla. Natablahan si Wesley sa first game ng local invited player na taga Iceland. 2 games kasi ng 2 games eh. Dako naman tayo sa kanilang second game. White naman si Wesley dito, same position pa rin, nag e4, e5, knight c3, at nag c6. Ayun, dinipensahan ang pawn, nag e4 kagad. Aba, parang karokan defense to sa real chess. Capture, capture, bishop b6, atake kagad sa d4, c3 para solid lang, knight d7, queen e2, bishop c7. Yan, oh, yan ang dapat ingatan dyan eh. Kasi sa Fischer Random, may mga threat kagad eh. Nag-castling lang. Ayan. Knight f6. Knight hg3. Ayan, dinevelop na. Nag-h5. Aatakihin naman. Papunta sa h4. Pero, nag-good mo ba ni Wesley? Capture lang. Check, capture. At piningas lang ang pawn sa h5. Kasi may paparating na knight takes f6. Hindi makakapture kasi nakapin. Umilag kagad sa pin. Bishop f4. Hinamon kagad ang bishop na nagbibigay ng pressure. Knight g6 develop, capture, capture, at nag-queen e3. Para itong knight, maaaring ilagay sa f4. Bishop e6 nag-develop na, bishop b3 sinalubong lang, capture, capture, at nag-rook h8, atake sa knight, queen g3 check, king b6, at dito nag-c4. Lakbay ara lang nangyari sa king. Naglakbay? Nako, delikading yan, no? Ba't di nalang umatras doon? Nag a6, ayun, para makatago doon. Nag c5 check, king a7, at dito po, pakigess nyo ang excellent move na ginawa ni Wesley na parisign si Gretarson. Sa ilang sandali lang, itutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga naka-spot. Rook takes a6, sacrifice, excellent move na parisign si Gretarson. Bakit? Pag kinapture ng pawn, may queen c7, matchas. Pag kinapture ng king, mayroong rook a1 check, king b5, queen d3 check, king b4, at matchas pa rin, queen c4. Iyakan time. Yan po mga kamatchas.
ang bungad sa araw na ito ng ating analysis game. Umaga pa lang, alas 6 pa lang ngayon, no? Medyo parang malaki pa boses ko. Pasensya na po mga kamatsas, ha. Nanalo sa first round si Wesley. Dadako naman tayo sa round number 2 pagkatapos nitong game na ito. Kalaban niya sa round number 2 ay si Abdu Satorov. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo. So, kailangan matuto rin tayo mag-fish random. Ito ay imbento ni world champion Bobby Fischer. No? At ang purpose niya dito, sa chess daw kasi, paulit-ulit ang opening theory. Dito sa fish random, hindi ka makakaulit ng opening theory dahil 960 combinations pa naman. So, napakahirap balangkasin ang theory dito. Napakarami. Ibig sabihin, 960 theoretical combinations din sa opening ng pag-aaralan mo bago ka pa matapos noon. Sa chess nga, hindi pa matapos-tapos, ang dami pa ring novelty di ba? Sa real chess, di ba? Sa fish random nako. Grabe, laging parang fresh look lagi ang combinations dito. So, sa round number 2, iba na uli ang combinations nila ng mga pieces sa base. So, yan ang ating tutunghayan. Maraming salamat. At muli naglalambing, sana po paki-join na ang ating official website, kamatsas.com. Doon ko pinopost ang ating mga write-ups, mga balita sa buong mundo, ang resulta ng ating OTB tournaments na naganap dito sa SM Sukat, nitong nakaraang Sabado-Linggo, Kamatsas at AQ Prime, Matagumpay pong nairaos. At ang ating Facebook page, Kamatsas, mag-follow na kayo. At sa ating Kamatsas Band, ayan, paki-follow nyo na rin ang ating Facebook page sa mga may hilig sa musika at pagkanta. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.